Seafood mukbang. Putok batok mukbang. At street food mukbang. Luma na raw ang mga yan. Dahil lang pumapatok ngayon sa TikTok ang alak mukbang. Ang challenge, ang ubusin ang alak hanggang sa huling patak. Siyempre, habang naka-video, tagay na, tagay pa. Kabilang sa mga kumasa sa alak mukbang ang magkapatid na Abby at Stella. Ang kanilang mga inuman session kasama ang mga kaibigan, naka-video para may resibo. Shot puno! Maski gumigewang-gewang na, laban pa rin ang magkapatid sa acting and challenge. May pa-boom mic pa nga, oh! Oh, ganda ng mic! This is the pre-ball day. At kahit nagkakanda bulul-bulul na, laban pa rin sa PA announcement challenge. Please have no... Senglot na flight attendant lang ang peg. We are now inviting two passengers with the small children. Kasi paglasing na, parang hindi mo na malalasahan kung ano-ano iniinom mong alak eh. Basta go na lang kung ano na yung dyan nakahatag. Parang, kung saan ka mawawasted. Yes. Pag-amin ni na Abby at Stella, kung minsan daw buong linggo silang may inuman sesh. At para makarami, doon daw sila sa mura. Sa mga inuming hard gaya ng gin. Hindi na po namin mabilang. Kasi po, tuloy-tuloy po talaga kami mag-shot. Kapag ano po, kapag hindi na po kaya ng katawan namin, doon lang po kami titigil. Ang mga inuman videos na binansagang Drunken Sisters, umaani ng libo-libong views sa social media. Sino ba naman daw kasi ang hindi maaaliw sa kanilang mga paandar? Alam naman daw nila ang kanilang limitasyon pagdating sa pag-iinom. Minto rin naman kami talaga sa pag-iinom. Kasi minsan, parang... Ano nga po lang, acid. Acid, yung hangover. Minsan, di nakakatayo ng 2 days. Tapos, pagkatapos ng 2 days, makikita mong normal na laban na ulit. Pero on a serious note, ang pag-inom, lalo na kung ganyang kadalas, naku po, delikado talaga sa kalusugan. Kung tutuusin, ang alcohol, hindi dinadigest ng katawan. Sa halip, dadaloy ito sa ating bloodstream, papunta sa iba't ibang parte ng katawan. Apektado ang ating brain, pati na ang iba pang organs. Pwede pong masira pong ating pong lalamunan, ang ating pong esophagus, ang ating pong stomach, ang ating atay. Kung talagang ikaw ay ginagawa mo ng almusal, yung alak, pwede kang sumuka ng dugo, dumumi ng may dugo. Mas delikado pa kung uubos ng madaming alak sa isang upuan, gaya ng ginagawa ni na Stella at Abby. Bukod sa malasing, pwede ka rin sikmurain. Alam nyo ba na ang madalas na pag-inom ng alak ay may effect din sa ating kutis? Oh, naku, hindi nyo alam yan, di ba? Ayon po kasi sa mga eksperto, kapag umiinom daw tayo ng alak, na-dehydrate din ang ating skin. Bakit? Hindi ba't kapag umiinom tayo, ang tendency ay ihi tayo ng ihi. Kapag nangyayari po daw yan, mawawalan tayo ng fluid sa katawan at apektado syempre ang ating skin. Dagdag pa nito, yung kapatid po ng pag-inom, syempre di ba yung pagpupuyat? Kaya naman syempre, andyan rin yung pagkakaroon po natin ng eye bags. Kaya, next time na maaya po sa inuman, hindi masamang pumas. Ang pag-inom ng alak, hindi naman daw masama kung gagawin in moderation. Para sa iba, nakatutulong daw ito para makatulog. Ang iba naman, paraan ito para pansamantalang matakasan ang stress. Pero paalala ni Dr. Reynaldo Salinel, hinay-hilay lang. Pagdating sa inuman na may 4% alcohol, dapat isang bote lang daw ang iinumin kada araw. In moderation, ano, nakatutulong ang alcohol. Ano? No, alam naman po natin noon pa, yung red wine na yan. Alam naman po natin na maganda po ang naidudulot sa katawan po natin. Kaya daw po, mababa po ang mga inaatake sa puso sa Mediterranean or yung mga European kasi ginagawa nilang panulak po ang red wine. Eh, pero alam naman po natin na dahil po sa resveratrol o yung angking, health benefit po ng ubas, ang sandahilan kung bakit maganda.
Pero iba siyempre pagka medyo tumataasan ng konti yung mga alcohol content at nagiging madalas na po na talagang binge drinking, heavy drinking, iba po yun. Pero ang mga hard drinks na kadalasan may tagline na 40% alcohol, nako, dapat daw iniiwasan. Not to worry dahil mayroon naman daw ngayong non-alcoholic beer at gin. Makabubuting ito na lamang daw ang pagayin. Tandaan, wala namang masamang good time. Basta dapat may limitasyon. Huwag sasagad. Hoy, tatanungay! Dahil ang sabi nga, para hindi magkasakit at para hindi rin maaksidente, dapat palaging magtitira ng pang-uwi.